umaga nga, meron tayong mga kasama. Mula saan, Ellie? Sa Regional Highway Patrol Unit, si Ma'am Maria Delia Pedrezuela, ang ating officer in charge ng Regional Highway Patrol Unit dito sa CAR. Magandang umaga, ma'am. Ayan. Yes. Kamusta po kayo? Okay naman po. Ano na, nais ko pong batiin kayo na imbag ng aldaw tayo amin. Ang inyo pong lingkod ay 2 weeks old pa lamang po. And ngayon po ay nagpapasalamat po talaga kami, ang Highway Patrol Unit. At isang karangalan po ang maimbitahan po sa inyong programa, ang Morning Balitaktakan. Maraming maraming salamat naman, ma'am. Kamusta po ang 2 weeks old, ma'am? Yun nga po, isa, ngayon ang babae po sa Highway Patrol Unit ay nabibigyan na po talaga ng pagkakataon na mag-lead po sa isang kalalakihang grupo. And napakasarap makasama po pala ng mga taga dito po sa North po, lalo na po dito po sa Baguio. Napaka-warm, yung totoong warm, cool, na cool po silang lahat. Di po ba? Oo, kasi nga, pag sinabi mong Baguio talaga, medyo malamig. Pero ang mga pag-welcome ng mga taga-Baguio, warm na warm. Yan yung talaga yung yayakap sa'yo at magsasabing, welcome to Baguio City. Ganon. Bago po natin umpisahan, mama, no? Ano po nga ba ang sakop o mandato ng Regional Highway Patrol Unit dito sa CAR? Salamat po. Ang mandato po ng Highway Patrol, hindi lang po talaga sa paghulihan, kundi isa po dyan yung ating massive education campaign. May nag-e-educate po tayo, nagbibigay po tayo ng aral, lalo-lalo po sa ating mga sinisimulan po natin sa estudyante, hanggang dun po sa mga grupo ng mas nakakarami nga po na mga vehicle or motorcycle. Isa na dyan yung ating mga Grab, na ini-invite, nag-o-offer po tayo ng libreng aral. Ganon din po yung sa carnapping incident. So meron din po tayo diyan, yun isa po sa mandato. At yun nga po ngayon, alam niyo po ba, gusto kong i-share na marami po tayong nabibiktima dito po sa Baguio ng mga rentangay. Yun yung mga bagong modus operandi po ngayon. And syempre po yung pagsasaayos ng ating kakalsadahan, kasama din po 'yan. Yun lang po at yun pa po yung aming naibibigay ngayon. At syempre po, yung pagpapaigting po ng ating relasyon sa LTO, LTFRB, yung DOTR, magkakasama po kami yan, ma'am, sir. Ma'am, ano po ba yung sitwasyon ng road safety ngayon natin dito sa siyudad ng Baguio? Salamat po na itanong niya. Sa ngayon po, base po dun sa aming statistics na nakuha, talaga pong may pagbababa po tayo. Sabi nga po, anong 2023, mayroon po tayong 738 reported na road crash. However, yung 2024 po, 450. Bumaba. Yes. Bongga. Yes, opo. And siguro po, effect po yun nung, alam niyo po, from pandemic, talagang lumabas lahat. In-enjoy talaga po yung paglabas nila. And ngayon po, bumaba. And siguro po, nire-regulate po talagang, nakita ko po, nag-courtesy call ako sa DOTR. At yung pong kanilang education campaign din, kasama din yung theoretical driving course. Libre po yun. Kasi po, nakita rin po ng ating mga kababayan na kailangan talaga po yung mass education. Okay. Kasi kapag hindi talaga po nila alam, or wala silang idea patungkol nga sa mga ganito, hindi din nila alam kung paano nga ba sila gumalaw o paano nga ba yung dapat at hindi dapat. Lalo na kapag ikaw ay nasa kalsada. Ma'am, ano naman po yung mga common road issues na when it comes to road safety, yung common na tatanggap nilang report ngayon, ma'am? Or na-encounter po natin? Ang i-explain po natin, marami po tayong issue dyan. Number one, ayun pong sa ating turista. Kasi po, hindi po sila familiar dun sa mga curvatures, sa slopes. Kaya nga po, kami po, kung makikita nyo, nagpo-post po kami, may information campaign kami sa aming social media, yung mga awareness, yung pong mga, hindi lang po yung may mga road crash, yung mas madalas na mas maraming road crash, pinupost po namin yun para yun po ay paalala. O yun po yun. And same po, sa nakita po nga naping statistics, meron po tayo dyan nakita na mas marami po yung involved sa road crash, yung motorcycle. At ang nakakalungkot, 14 to 20 years old.
Yun na nga yun. Eh, parang hindi pa yata dapat sila mag-drive. 14 ano ma? 14 ang bata. Opo, lalo na po dun sa ating mga far-flung areas, yun po yan sila yung nagiging biktima. That's why, ang ginagawa po ng ating mga highway patrol team, talagang pong sila yung pumupunta po dun sa mga lugar na yan, na hindi naman pumupunta po kung saan mas marami po ang road crash, dun po talaga puspusan yung ating pagbibigay ng edukasyon. Sabi nga po natin, ano, yung safety save lives. Oo, safety save lives. Kasi hindi lang naman patungkol sa'yo eh, na bilang yes. motorista yes. o ikaw na driver mismo. Kasi kapag may nangyari, hindi natin masasabi kung meron ba o wala tayong nadadamay. Nadamay so you're not just saving your own life, you're saving other people's lives. Kapag tayo ay may kaalaman. Kaalaman, yes. Eh, ma'am, ano po ba yung mga bago nating mga ordinansa na concerning sa traffic and road management po natin dito sa syudad? Salamat po at naitanong niyo po yan. Ano, meron po tayo, actually ito po ay galing po sa LTO. Yung sinasabi po nila, yung Administrative Order 2024-001, dun po sa Section 18. Ito po yung mga illegal attachment. However, gusto ko rin pong linawin ano yung mga illegal attachment na yan na nung minsan po nag-discuss kami, sabi po, ma'am, mayroon po kaming exemption. So sabi po namin, i-research po natin, hahanapin natin yung mga yan na may exemption po ang Baguio or yung Cordillera para po maipa-disseminate po uli namin sa inyo. Kasi sa ngayon po, ang nakita lang po namin, kailangan daw po yung may mga, syempre po, fog lights, kailangan daw po yan ay cover ng takip. So pag hindi ginagamit po, tatakipan at gagamitin lang po siya kapag kinakailangan. Yun po yun doon. Yun po yung aming ngayon. At sa ngayon po, ano, gusto po namin i-share din yung pong pinapa-implement po din ng PNP at ng High Patrol, yung pong PD96. Ano-ano po ba yun? Ito po yung pagkakabit ng mga blinkers. So pinagbabawal po yan. Yung pong wang-wang, illegal, yung sirens, yun po yung ating ano, pinagbabawal din po yan. Pinapaalala po natin na hindi po, hinuhuli po natin ang pagkakabit po ng wangwang or yun nung pong sirens, lalo na po yung blinkers. Yun po yun. Ma'am, ano naman po yung parang mga agency activities na naglalayon na ma-address po yung ating road safety na issues? Napakaswerte po talaga ng Highway Patrol kasi po alam niyo po very supportive po kung makaano po niya si Attorney Pablito ng DOTR. Sabi niya sis please join us kasi tulungan niyo kami dun sa campaign namin na 1 million free education campaign ni DOTR, LTO, HPG and LTFRB. Ang sarap pakinggan na magiging parte na tayo ng kanilang campaign dun sa 1 million na education nila yung theoretical driving course. Oh, 1 million, yes. Oh, hindi mo kaya. Oh, pwede mag-apply sa opisina niyo, ma'am. Diyos. Ang daming career na gusto mo i-consider, Miss Bea. Oh, kanina seafarer, ngayon naman dito sa Highway Patrol. Diba? No. Pero ang dami niyo po pala mga kasamahan dito sa RHU, ano, ma'am, na hindi lang kayo pagkus, we are in partnership with other agencies or mga ahensya ng gobyerno para maipatupad yung kaalaman or para ma-disseminate ang mga kaalaman, yes, sa publiko. Yes, and siguro po ano, hinihikayat din po talaga namin na lalo na po yung ating mga community, riders, driver, na sana samahan niyo po kami dun sa ating pinapanawagan na safety, save lives. Samahan niyo po kami kasi kami po ay tagapagbantay niyo. Gusto po natin na matulungan din po talaga. Sabi nga po natin, sana yung 450, sana by next year or sana soon. Kasi po yung po ay January to April po na comparison noong 2024. Sana ngayon mga susunod na buwan magbibigay po kami ng updates. Sana talaga tulungan kami ng ating mga community na sila mismo po sumunod po sa batas trapiko para po maipanalo natin yung safety save lives. Oo, tama. Napakagandang kampanya niyan. Safety save lives. Ma'am, matanong ko lang ano kasi
hindi naman natin sinasabing dito sa Baguio eh rampant siya, pero hindi malayong mangyari po. Yung mga nakawan ng mga sasakyan sa mga gilid-gilid, ano po yung mga paalala natin sa mga motorista natin dyan pagdating sa mga sasakyan nila na tawag dito, naka-park lang? Naka-park lang. Oo. Actually, nakita naman natin ang problema talaga dito sa Baguio City. Yun po talagang parking. So, inihikayat po namin na mag-park po ng mga sasakyan sa maliliwanag na lugar at doon po sa medyo may matao. Huwag po doon sa naka-isolate kasi nga po marami po talaga ngayon ang masasamang elemento. Grabe, masasamang elemento. Oo, totoo din may naman. May biglang magpa-pop up na lang, oo, diba? Oo, may mga natin alam. Elemento po, talaga, ma'am. Opo, talagang sabi nga po natin, kami po ay araw-araw po hindi po kami nawawala ng recovered and yung kawawa po natin dito sa nakababayan, nabibiktima pa po sila. Kaya nga po din, kung may magbebenta po sa inyo na sasakyan, mura, walang dokumento, at ang nagbebenta po ay kahinahinala, maaari po niyong ipagbigay alam sa pinakamalapit na tanggapan ng Highway Patrol Group para po maalalayan namin sila, matulungan kung ano yung tamang gagawin at ma-report po at ma-actionan po namin. Ma'am, huling katanungan la ay huli po, napaalala pala sa mga motorista natin dito sa Baguio ngayong rainy season po naman. Siyempre po pinapaalala po natin. Actually ako din na-experience ko first time na talagang zero yung visibility lalo na pag bandang hapon po may pag-uulan na maging maingat po tayo sa pagmamaneho. Sabi po natin, mayroon man po tayong blow baguettes. Pinaka-importante po dyan sa blow baguettes yung self. Kasi kahit brand yung ating sasakyan, kung tayo ay nakakainom, masama po yung pakiramdam, mahirap po tayong magmaneho, affected po ang ating pagdadrive, pagmamaneho. So yung pong aaralin din po natin, yung sinabi na babalikan ko po uli, yung pong mga medyo may mga slopes at saka po yung curvatures masyadong malalalim. So ingatan po natin yun at kung pwede po, at talaga po dapat natin gawin na maging maingat po sa pagmamaneho. At yung sabi nga po natin, yung road courtesy, dapat po alam po natin yun. Saan naman po pwedeng may mga contact numbers po ba sila na pwedeng tawagan? May mga social media po ba sila na pwedeng i-reach in case na meron po silang i-re-report? Yes, ma'am. Salamat po. Meron po tayong numbers, ang 0927-860-5073. At meron po kaming Facebook account, RHPU Car. Yan lamang po, yun po ay welcome po at sasagutin po namin ang inyong pong makatanungan, lalong-lalo na tungkol po sa sasakyan, sa mga pagbibigay po ng aral para po sa ating road safety at ibibigay po namin ng free po yan sa inyo. Salamat yun po. Ayan. At para naman sa iba pang mga programa o mga aktibidades ng RHPU Car, maaari lang puntahan ang kanilang Facebook. Once again, that's RHPU-CAR, C-A-R. Ang kanilang numero naman ay 0927-860-5073. Maraming salamat muli, Ma'am Maria Delia Pedrezuela. Ay, Ma'am, sir, bago po pala magtapos ang ating programa, sa nais po namin pagbigay alam ang pagbati po ng aming Chief PNP Police General Romel Francisco D. Marbil at ang aming Director, Police Brigadier General J.R. Cumigad. Maraming salamat po ang inyo pong lingkod, Police Lieutenant Colonel Maria Delia Pedrezuela. Maraming salamat po muli.